maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itam na. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang uso. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong tayumangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Cash Sendo o si Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating dalubhasang veterinaryo, si Dr. Sophie De Leon. Hello po! Magandang araw sa inyong dalawa na sa ating mga viewer. Yeah. Amy, magandang araw. At sa mga viewer natin, magandang araw. Kasi do meron tayo ngayong pag-uusapan na matibay po sa baha. Ito, makwento ko lang, no? Ito eh, sa lugar kasi namin, tabing ilog kami eh. So meron kami dito mga pananim na talagang lumulubog. Pero itong puno na ito o halaman na ito, kahit nababad na ng 4 na araw sa baha, matagal kasi sa amin eh, matagal bago mag-subside ang tubig. Okay. Eh, namubunga pa po. Mas madami pa yung... Ano yan? Hindi nalulunod. Hindi nalunod eh. Pero ha, lagpas tao to ha. Pinag-uusapan natin baha dito, lagpas tao. Eh, ito po ay talong. Oh. Ah, paborito ko yan. Kasendo, alam mo, bata pa ako, dumadayo pa kami sa isang tindahan doon na turo-turong tindahan. Tortang talong. Yung may giniling na baboy na may talong na may sa ibabaw, may itlog. Itlog. Oo, nako. Masarap yun, masarap. Oo. Ako, ginagawa ko medyo, rin basta may tortang itlog, eh okay na ako yan. Medyo walang pera. O di talong na lang at wala na yung giniling na baboy, talong at saka yung itlog na lang. Ayos din. Ayos din. Dok, pasosyalin natin, tempura talong. Ah, oo nga, no. Tama. Tempura talong, oo. Tempura talong. Ayan naman, pagka minsan mag-uwi kayo dito, patitikimin ko kayo. Okay. Ayan. So sa amin pong pagbabalik, ito nga, sa ating pagbabalik, may mga kasama okay. Tayong expert ito. At saka nakasama na rin natin ito. Talagang marami tayong matututunan sa taong ito. Sa pagbabalik po yan ng Agree Ako Dyan. Babalik ko ang Agree Ako Dyan. Tulad na napag-usapan namin kanina, pag-uusapan natin ang talong. Ayan. Paano ba kumita dito? Malaki ba ang kitaan dito? At kailan ang tamang pagtatanim ng talong? Pag-uusapan po natin yan. Kasendo, meron po tayong makakasama? Yeah, si Kajes, no? Na-guess natin last time siya. Si Kajes few months ago. No? And ngayon eh, mag-concentrate tayo sa talong. Si Jess Hindara, no? Agawad Jess Hindara ng dito sa may Villasis. Madam Jess, magandang hapon. Hello po ka, Jess! Hi, Jess! Good morning, Kasinda, sir! Yes, hi, Jess! Madam Amy. Magandang hapon, hello ma'am. Po! Hello, Doc! Magandang hapon! Kumusta? Oh, tayo uli. Suki talaga ikaw. Basta suki. Kaya daw. Ayos lang. Umpisahan ko na. Oo. Umpisahan ko na ang tanong. Kung gusto kong mamuhunan sa talong, ganong kalaki para ika nga kitang-kita ang kita sa pagtatalong? Ganong kalaki at saka magkanong puhunan? Tama na, Doc, yung one. Mga isang iktarya. Para may kita. Oh,
isang ilan itarya. Tao yun? Ilan tao? Kasi pag mat... Oh, isang tapper. Isang tao, isang hektarya. Hmm. Pag marami kang itatanim kasi, baka bumagsak yung presyo sa dami nang nagtatanim. Pero kung gusto mo, pag yung off-season na sinasabi nila, may kapital ka, di subukan mo ng mas maluwang sa isang hektarya. Okay. So ngayon, hindi off-season na ngayon? Sir? Ngayon, hindi off-season. Hindi off-season ngayon eh. Ang daming nagtatanim ng talong. Pero maganda pa rin. As long as Burmont, sir. Magandang magtanim ng talong. Pag Burmont talaga. Pagpasok ng September, pwede ka na magsimula magtanim. Kasi ang presyo naman dyan, hanggang March, mataas pa yan eh. So up to March, mataas pa presyo. Anytime lang, pwede kang magtalong. Pero maganda talaga yung Burmont. So, sa ngayon, sir, pag nagtanim ka ng March, last year kasi mababa yung mga nagtanim ng March, mababa yung presyo nila. Pero nung nakaraang mga taon, maganda yung presyo. Pero last year lang, hindi maganda. So, pag gusto mong magsiguro talaga, mas maganda pa rin yung Burmonths. Hmm. At least ano mga yan, September, October. Opo, Burmonths. Ano po yan? Naka-seedlings po ba? Renance plant natin? Ganun po ba ang ating pagtatanim ng talong? Ma'am, paano ma'am? Paano? Pakiulit. Naka-seedlings po kayo? Buto, yes ma'am, seedlings na talaga ngayon. Lalo na. Naka-seedlings na daw. Okay. Seedlings na. Mas madaling magtanim pag naka-seedlings na. Kukunti yung namamatay. Okay. Opo. So, mas maganda yung tanim. So, kung naka-seedling na, bali, kunyari, naka-seedling, tatanim ako ng August? So, pwede, sir. August. August ako magtanim, kailan ako aani? After 60 days, sir. After 60 days, mag-aani ka na. So, umpisa na yung ani. Up to what months naman may ito yun? Usually, pag August kasi, sir, masyadong maraming bad yun. So, mahirapan tayong kunin yung 7 to 8 months. Medyo bababa ka ng konti. Kasi maraming bad yun. Gaya nung una kong time, medyo marami na yung namatay gawa nga sa bad yun. Pero basta ang talong, pag nagtanim ka 60 days, mag-harvest ka na yan. Pinakamagandang buwan ng pagtanim ng talong, Burmonths, September, October, November. Yeah, pwede na. Yung December, wag na. Mas makuha na yung December. Aabutan ka na ng Marso noon or Abril. Medyo mababa na yung presyohan ng talong. Suggest, di syempre seedlings. Tapos ilalagay natin siya sa... Yes, ma'am. Pinakamaganda. Oo. Yes, ma'am. Sa lupa. Ano ang preparation natin sa lupa? Nalagyan natin to ng mga pataba. Maganda ma'am talaga yung bago ka magtanim, nalagyan muna ng mga fertilizer, mga organic fertilizer. Maganda yung maganda talaga. Lalo na yung mga lupa dito sa amin, medyo matatanda na. Maganda talaga na nalagyan ng mga organic fertilizer na sinasabi nila. Gaya ng tahi ng manok, baka, kambing, at saka upa. Pwede rin yun ma'am. Para gumanda na yung lupa. Opo. Organic pala ang gamit mo, sir. Ano, Kajes? Dapat talaga, bago ka maglupa, nakahanda. Ma'am, depende ma'am. Pwede rin na yung gaya ng ginawa ko na dito sa talungan ko sa likod, tinamnan ko yan ng munggo. Then, nung mamumulaklak na, pinaararo ko, saka ako tinamnan ng talong. Pero parang maganda yung resulta, lalaki. Depende rin sa diskarte ng farmer, ma'am, para ihanda yung lupa. Mamaya, titignan natin yung talong sa likod mo para at least makita natin. Jess, di ba maraming klaseng talong? Yes, daw. May maliit na talong. No. May mahabang yung talong. Bibilog na talong. Wala daw. Yung mahahaba. Mahabang talong. O ngayon, pero may nakikita daw, bilog na talong. Merong
Meron talong na parang purple, meron talong na green. Ano ba ang mabili? At saka aling, alin na mas maganda? Dok, sa amin talagang yung malalaking talong na mahahaba ang dito sa lugar ko. Pero may mga lugar talaga, Dok, na nagtatanim din ng bilog na talong. Pero dito sa amin, yung mahahaba talaga. Ano na mas madaling alagaan? Parehas lang. Kami, Dok, dahil nasanay na kami sa ganitong talong, mas madali na sa amin to. Oo, oh, mas kabisado kung yun na po. Kung saan ka nasanay, Dok, yun ang mas madaling alagaan. Oh, kung saan ka nasanay. Okay. Yeah, ito na, ma'am, yung aking tanim na talong. Nasa 75 days na ito. Namumunga na. Nakapag-harvest na ako rito ng mga tatlong beses or apat na beses nag-harvest na ako. So, na ba yung mga bunga? Ito, may, malilit pa yung bunga pero may mga malalaki na. Ito na yung bunga ng talong. Yeah, meron na mga bunga. Yan. Pero sa susunod na harvest naman nitong mga nasa taas. Ayan. Ayan, bukas pwede nang i-harvest yan. Pero lalaki pa yan. Pero bukas, pwede na. Itong mga malilit dito, after 5 days pa daw bago ma-harvest. Opo. Kajes, yung mga butas-butas sa talong, paano po naiiwasan yun? Mag-spray or maglinis. Para kumunti yung insekto, dapat malinis yung talungan. Gaya nito ngayon, kailan ko lang pinatanggal yung mga damo, kaya medyo okay yung mga bunga niya. Hindi masyadong marami yung may butas. Kunti lang siya ngayon. Dapat talaga malinis ang taniman na talong. So, kailangan nating magbayad ng mag-aalis ng damo para malinis. Ito, ma'am, kung nakita yung talungan, halos wala pa siyang damo. Halos wala pa siyang damo dahil napalpa lang siya. Opo. Ano yun, ma'am? Kajas, nakikita ako, yung may plastic sila sa ibabaw ng lupa, di ba, pinunla mo, tapos transplant, may plastic. Dumaan ka din sa ganun bago lumaki ng ganyan? Ma'am, hindi ko na nilagyan ng plastic. Pero pwede yun, maganda yun. Mas, sa bagay, pag nilagyan mo talaga ng plastic, mamimintin mo talaga yung moisture ng lupa at saka kukunti lang yung damo pag nilagyan mo ng plastic. Okay yun, ma'am. Ang problema, hindi na ako naglalagay nun dahil nanghihinayang ako dahil minsan ko lang siyang magagamit. Sa laki kasi ng talong namin, ma'am. Tignan mo kung talong. Sa laki niyan, pag dinunot ko yan, tatanda pa yan, pag dinunot ko yan, siguradong sira yung plastic sa haba ng ugat niyan kasi ang ugat niyan aabot hanggang dito. Pag dinunot ko yan, sira yung plastic, kaya nanghihinayang kami sa plastic. At saka, pag hindi mo tinanggal naman yung plastic sa lupa, masisira yung lupa mo, kaya malaking gastos din pag nagtanggal ka na ng plastic. Una, maging gastos mo, bubunutin mo yan. Sa dami yan, sa laki, marami kang babayaran na libor. Pagkatapos magtatanggal ka pa ng plastic, kaya pagtalungan talaga, dito sa akin lang ah, pagtalungan, hindi ko gagamitan ng plastic. Pero may nakikita ito kung talaga ginagamitan nila ng plastic. Manong Jess, I think kung ganun kalawa, mahirap yung plastic, no? Kasi kung hektarya-hektarya, oh, sir. Mahirap yung plastic. Masyadong mahirap, sir, pag ganun, isang hektarya, lalagyan mo ng plastic, masyadong mahirap yun. Saka napakalaking gastos noon. Although, hindi ko alam kung mababawi mo sa ibabayad mo sa labor, pero sa laki ng gastos ng isang ektaryang plastic mulch, baka abutin ng kuwan yun. Ilang plastic mulch kaya abutin noon. Kasi 400 meters lang yung haba noon eh. Okay. Pag mayroon kang isang ektarya, 1 by 1,000 meters ano? Edi ilang plastic mulch yun, napakarami nun. Saka ang malaking labor talaga daw, yung bubunutin mo isa-isa yung talong. Kasi malalaki yung talong namin eh.
umaabot nga siya ng hanggang lampas tao. Napakalaking labor noon. Kaya pag trinaktor mo naman siya na ganun na lang, yung plastic may iwan sa lupa, ay masisira yung lupa mo sa dami ng plastic. Kaya dapat yung plastic sa lupa, tinatanggal mo rin talaga yan. Hindi pwedeng aararuhin mo, may hahalo na sa lupa, hindi pwede yun. Nung una, may mga gumawa dito sa amin noon dahil sa laki ng labor pag nagtanggal ka ng plastic. Ang ginawa nila, inararo nila yung lupa kasama yung plastic. Nung nagtanim ng palay, naitanim yung palay sa may plastic, hindi na lumaki. Kasi yung ugat niya, hindi natakuan dahil nasa plastic na. Kasi sa dami nga ng plastic, inararo nila. Kaya pagtalong talaga, hindi ko niya advice na maglagay ng plastic mulch. Pero kung konti lang siguro, kasi daw, mga 1,000 square meter, pwede siguro. Pero yung isang hektarya, medyo mahirap hey, siguro. Mas maganda magpalinis ka lang siguro. May mga grass cutter naman eh. Pwede naman yung grass cutter. Yung 1 hectare kasi parang 100 meters by 100 meters. No? Ang luwag doon. Kaya mahirap talaga kung plastic. Mahirap talaga yun, sir. Medyo malaki yung gastos. At saka, siyempre, napakaraming labor nun. Pag 10,000 na butas, isip mo, 10,000 na butas yung gagawin mo, medyo napakaraming labor nun. Ang gagawa. Unlike na pag ganito, naka-open siya, kukuha ka lang ng kahoy, tutusukin mo, bubutasan mo siguro mga 2 inches, inches, ilagay mo na yung talong, so napakadaling magtanim pag ganon. Pero yung isa-isa, bubutasan mo, bubutasin mo yung plastic, medyo mas marami pang gagamitin daw. Pero pwede rin pag mga konti lang. Opo. Paano mo dinidilig? Sa laki niyan, individual ba na dinidilig mo parang sa pakwan? Paano ginagawa mo? Paano po dinidilig mo dyan? Yes. Kwando, usually, pag tag-ulan, hindi na kami nagdidilig. Binubutasan namin yung malapit sa puno niya, mga 20 cm, naglalagay kami ng fertilizer. Then, sa mga susunod na fertilizer, side dress na, inaararo na namin. Saka inalalagay yung fertilizer, saka tinatabunan. Yung tubig, sir, nagpapatubig kami. May mga makinarya kami, sir, na pampatubig talaga. May mga makinarya kaming pampatubig. Okay. Parang, Ches, yung pampatubig, parang nagtutubig ka rin ng corn, gano'n, pareho na. Mais? Oo, sir. Parang gano'n din. Pero sa akin kasi, ang dinidiskarte ko, yung talagang inaayos ko yung irrigation system ng tanim ko. Para, halimbawa nito, nasa 300 meters or 250 meters mula dito hanggang sa dulo. Doon lang yung tubig ko, sir. Hinahayaan ko lang na umabot siya rito. Pag nagtanim kasi ako, sir, sinusiguro ko na yung daluyan ng tubig ay maganda. Yung ang talagang inaayos ko. Kasi ang talong, mahaba yung buhay. Dapat maganda yung daluyan ng tubig. So dapat... Makakatipid ka, tibor, sir. From one side, pababa sa side ka, no? Paikot-ikot, sir. Iikot yan. Ikot. Iikot yan. Parang yung daan ng tubig dito sa kanan, mamaya lilipat sa kaliwa, mga every 8 meters siguro, every 8 meters or 6 to 10 meters, di pa uling maglagalagay ka uli ng harang ng tubig, from kanan, lilipat naman siya sa kaliwa, pababa na yan. Dito nga sa taniman ko, sir, mas matipid ako sa pampatubig kasi pag pinaandar ko siya ng alas 5 ng hapon, alas 5 ng umaga, nandito na yung tubig sa dulo. So, kahit nagpatubig ako ngayon, matulog na ako, bukas pag gising ko, nandito na yung tubig sa dulo. Hindi ko na siya lalakarin, gaya ng iba dyan na nilalakad pa, naarawan, hindi ko na ginagawa yon. So, sa talong talaga, dapat maganda yung irrigation system mo. Halos lahat ng taniman ko, ganun, sir. Pag nagpatubig ako, pinaandar ko ngayong umaga, may lakad ako sa bayan, hindi pupunta ako sa bayan, pagdating ko, saka ako lang titignan.
Kasi ang talong naman, sir, kahit mababad ng maghapon yan, okay lang. Mm-hmm. Yun ang isang kagandahan ng talong. Matibay din talaga sa tubig. Opo. Meron so, nga dito sa amin, ibang tatanim, talaga nababad eh. Kasi bumabaha. Pabaha talaga yung patubig ko, pabaha. Isipin mo, mga 3 to 5 meters yung kwan, daanan ng tubig ko, na lilipat mula kanan, pupunta ng kaliwa, hanggang bumaba siya. So, magdamag na patutubigan ko yan. Eh, umaandar yung makina daw, ako natutulog na daw, or may ginagawa akong iba, ganun ang style ko. Hindi ko binabantayan yung patubig ko kasi nga napakainit sa araw. Halimbawa, nagpandar ka ng umaga hanggang hapon, napakainit. Pag binabantayan mo lang yung patubig mo, eh masusunog talaga yung balat mo. Kawawa ka. So maganda talaga ayusin yung irrigation system ng talong. Then may mga area naman na bakubakaw. O may mga area naman na bakubakaw daw ka na. Ma'am Ani, may mga area na bakubakaw talaga. O ikaw na farmer, diskardehan mo rin. Idaan mo saan yung, nasaan yung magandang daan ng tubig para maabot niya hanggang sa dulo. Mm-hmm. Kaya dapat kabisado mo rin yung lupa mo, saan yung mataas, saan yung mababa. May mga diskarte naman yan, Dok, eh, para yung kahit na sa mababa na yung tubig mo, aakyat pa rin sa taas. May mga diskarte rin yung na ginagawa ko. Opo. May mga arang ako na palihis, hindi diretso. Kung minsan, imbis na padiretso, palihis para yung tubig sa baba, aakyat sa taas. May mga ganong dinidiskarte ako dito sa mga taniman ko. Iyan ang gusto irrigation ko sa'yo. Irrigation system na napaka-importante sa tulong. Oo daw. Kailangan na eh. Kasi ang hirap magpatubig kaya pag napakataas ng init ng araw. Ah. Napakalakas ng init. Masusunog ka talaga. Ayan. Speaking po of init, Kajet, ang tanong ko sa'yo, meron bang instance na talagang natuyot yung ano mo, yung talong mo, parang mamamatay na? Tapos ano yung ginawa mo? Ma'am, sakalang siya natutuyo pag halos ayaw ko na siyang asikasuhin. Talagang natutuyo yan. Oo. Pero dito sa amin, napakaganda kasi ng pinagkukunan namin ng tubig. Mga 6 to 9 meters, napakaganda ng tubig kahit 6 meters lang. So, pwede mo siyang lagyan ng makinarya at tubigan mo. Sakalang natutuyo man pag talagang ayaw na namin asikasuhin. Halimbawa, ma'am, yung natutuyo na sabihin ko lang, share ko lang. Halimbawa, pag itong taniman ko, masyadong mababa na yung presyo, nalulugi na kami. Hinahayaan na namin yan, ma'am. Kahit matuyo yan, hindi pa rin namamatay yung talong. Kahit matuyo yan, kahit abutin ng summer, hindi yun. Pag nakikita mo na medyo gumaganda na yung mga dahon niya, yung mga talbos niya, patubuyigan mo na. Makikita mo, mamumunga na uli yan. Yung sinasabi ko noon na nagbubuluntari yung mga talong. Opo. Kaya kahit palugi na yung talong, palugi na, hayaan mo lang na malugi. Di hayaan mo, malugi siya. Hintayin mo lang na mamulaklak ulit, bumulas ulit. Pag bumubulas na siya, sabayan mo siya ng fertilizer at saka patubig. Yan, mamunga yan. Napakarami niyang mamunga. Kukunti na yung insecticide na gagamitin mo sa mga panahong yun. Opo. Sa Jess, meron akong nabasa, ginagamitan daw ng malunggay sa kamolases, yung talong, ginagamitan pus, ano ba yan? Mga organic, yung iba, pero dito sa akin, ewan ko kung may gumagamit noon. may mga nababalitaan din kaming ganun, ma'am, organic nga daw. Sabagay ako, nag-spray na rin ako ng molasses sa mga tanim ko noon. Kasi sabi nung isang technician noon, yung molasses daw, kinakain daw ng mga white flies yan. So para may pagkain yung mga white flies, mga insekto, parang kon, ma'am, pag ginagamitan mo ng molasses kasi, parang may kakainin pa yung insekto para hindi kainin yung mga kwan, dahon ng halaman ko. Parang ito, malinis na malinis siya, ma'am. Nagtataka rin ako sa kwan. Masyadong, yung mga farmer na kasama ko, talagang sinasabi nila, malinis
talaga kahit sa yan. Kahit sa harap, wala. Malinis talaga yung dahon niya. Hindi nawawala. Yan ang katunayan na may insekto talaga kahit nasaan. Kahit saan. Ito, mayroon din siyang kwan. Hindi ko mang napakaganda niya. Perfecto na siya. Ito ma'am, yung parang yung may talbo, yung may namatay ma'am na talbo na dahon, ito? Opo, ito ba yung ma'am ano sinasabi po? Ma'am? Opo, yeah. Ano pong talong natin dyan? Ito yung shoot borer ma'am. Kahit sabihin natin napaka-perfecto na ng talong, mayroon at mayroon pa rin yan. Hindi yan nawawala. Pag wala nang ganyan yung talungan mo, siguro uber na uber ka na sa insecticide, kaya dapat mayroon talaga yan. Hindi na pangkain yung talong mo yun. Mover na sa insecticide. Hindi pwedeng. Dapat, yes ma'am, pa lang yung insecticide dahil may mga kinain pa rin ng insekto. Yan. Opo. Pag malinis na malinis, eh baka masyadong marami yung insecticide na lang. May laga. Diyan ka manito. Opo. Tadjes, eh magkano na po ba ang presyuhan ng talong ngayon? Ma'am, kanina nasa 50s yung balita ko. Nung tanghali na, umabot na raw ng 60 ng tanghali na. Kaninang umagong umaga, nasa 50 man per kilo. Nung tanghali na raw, umabot na raw ng 60, ma'am. Masyadong mabilis yung pagbabago ng presyo. Sa amin siguro, ma'am, kanina, nasa 47 yung bayaran. Hindi ko pa alam, hindi ko pa nakuha yung magkano yung bayad nila sa akin. Kasi nandito pa ako sa bukid. Mamaya, ma'am, pagdating ko sa bahay. Kasi ganito yan, ma'am. Kinukuha yung tanim naming talong, 7 to 8, 9, dinadala sa palengke. 11, 12, hanggang hapon na yan, binibigay na sa amin yung bayad. Eh, hindi pa ako umuwi sa bahay, kaya hindi ko pa alam kung magkano yun ang pagbitaan. Oh, basta ang balita ko lang, nasa 50 yung mga unang biyahe, yung mga huling biyahe, yan naman yung tumaas. Kasi kukunti yung supply, umabot daw ng 60. Kaya hindi mo rin masabi na porque maaga kung minsan ay mas mataas eh. Pag kukunti yung supply, yung mga nahuhuling biyahe, yun yung mataas. Kung minsan. So, maganda talaga yung talong. Huli na, mataas pa rin yung presyo. Oh, huli na. Kaya kanina nga. Yung huli, 60. Yung una, 50. Manong Jess, dun sa isang hektarya, ilang kilos ang mula umpisa hanggang huli? Mga ilang kilos ang nakukuha niyo? Ma'am, may mga record ako. Inililista ko naman pero hindi ko maalam, sir, kung saan. Hindi ko alam kung ilan lahat ang nakukuha. Pero may more or less. More or less. Kung ilang less. Kilo. More or less. Hindi ko matanda na. Pero andun sa mga listahan ko. Asin pero marami-rami yun, sir. Marami-rami. Dahil napakumapila. Napahaba ng pagpipitas ng talong. So napakarami niya, sir. Isipin mo, yung isang ektarya sa isang harvest, kung minsan makaka 600 na bundle, di ilang kilo na yun, 6,000. Or sabihin natin 400 na bundle. E di magkari 400 times 10, 4,000 kilos na yun, sir. Opo. O sabihin natin mababa, 100. Sa isang pitas, 100 na bundle, di 1,000 kilos na yun. Napakaraming buwan na magpipitas ka. Pitong beses isang buwan. Kajes, yes, tatlo ko lang sa'yo. Ang tagal mo na nagtatalong. Taon-taon, ilang beses ka nalugi, ilang beses kang pumita o ilang taon kang nalugi? Sir, natatandaan ko nasa dalawa o tatlong beses pa lang akong nalugi, sir. Sa loob ng ilang taon yun? Dalawa hanggang tatlong beses akong nalugi, sir, sa loob ng 30 taon. Nasa 30 taon. Oh, sir. Oh. Sa 30 taon na ako. Kaya, ngayon, yung mga, may mga kwan naman, sir, na tama lang yung kita dahil panggastos, pang-paaral sa mga bata, pangkain, nasa kwan siguro.
kung nasa tatlong po, tatlo yung lugay, sabihin na natin 17, 10 yung tama, or balik na rin natin, 15 yung tama, medyo okay na rin. Pero konti lang yung tinatamlan ko kasi daw, hindi siya ganun kaluwang, konti lang siya. Ang merkado mo, karamihan ng mga binibenta mong talong, saan? Sa Divisoria, sa Balintawak, o dyan lang sa lugar ninyo? Sir, dito pa lang sa Puno, may mga mamimili na ako dito, sir. May mga, sabi ko nga, pinakamababa yung dalawa na buyer ko. Sila lahat kumukuha rito, dadalhin sa palengke. Mga 12, mag-uumpisa na akong humawak ng pera, sir. Mga 12 PM. Kaya magdadatingan na yung mga buyer ko, mag-iintriga na yan. Pagdating nila, sir, pinapalista ko. Bawat buyer, ilista mo kung magkano yung bayad ng malalaki, ng maliliit, ng baloktot, ng may uod. Kasi kung minsan, sir, hindi ko na rin maasikaso na magbilang agad. Kaya ang ginagawa ko, ilista nyo dyan, then paggabi na, nandun na ako sa bahay, may time na ako, ayun, i-check ko na kung magkano yung pagbintahan ko. Ganon yung ginagawa ko, sir. Oh. Yan. Ito mo, Doc Sosi, tsaka Amy, kanina sinabi niya, ano eh, isang alihan, mga minimum mga 1,000 kilos, di ba? Yan. Oh, tama yan. Sa 50 pesos, 50,000 na yun. Sa 7 beses, sa isang buwan, sabi niya, 350,000 na yun. Di ba? Sa isang buwan pa lang yun. Eh, ilang buwan siya makaharvest? Sabi na natin, kaya, magandang kitaan eh. 3 months lang para huwag na natin kwintahin yung mga maliliit na kita. Sa 3 months na lang. Oh, 1,050,000 sa 3 buwan. Pag yung presyo sa peso. Pag ang presyo ay 50 pesos. Ah. Pag ang presyo ay ganon. Eh kung ang presyo naman eh 15 pesos or 20 pesos. Edi, bumababa. Bumababa na hanggang anong average na presyo? Yung hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Anong presyohan? Mga 25 to 35 siguro, sir. Okay na yun. 25 to 35. Tama lang yun. Yun. Magaling ka dumiskarte. Oo. Oh. Pag hindi pero, na kaya, hayaan mo na lang yung talong. Pumuling ko muna, Katnes. Nagbe-break muna tayo. Okay, ma'am. Magbabalik po ang agree ako dyan. Babalik po ang agree ako dyan. Tuloy-tuloy po ang usapan natin tungkol sa talong. Ayan, kasama pa rin po natin si Kajes. Kajes! Yes, ma'am. Eh, sa 30 taon na experience mo sa pagtatalong, ang tanong ko, ano ba yung mga tips na pwede nating ibigay sa mga kasama natin gustong magsimula? Yes, ma'am. Siyempre, unang-una, ma'am, pag nagtanim ka ng talong, dapat mayroong kang kaunting kapital. Mayroong bang panimula? Yun. Dapat mayroong kang panimula. Kaunting kapital. Ngayon, dapat may lupa kang pagtatamnan. Ngayon, pag nagtanim ka na, syempre, dapat maganda yung pagkakaprepare ng lupa. Yung talagang na maganda yung pagkakapulbos niya, yung pagkakaayos ng lupa. Then, pag may tanim ka ng talong, siyempre, aalagaan mo yan. Huwag mo siyang pababayaan. Kung pwede lang, tignan mo siya palagi para makita mo kung ano yung problema niya. Ngayon, pag medyo madalang na ang ulan, dapat matakaw sa tubig ang talong eh. Dapat maganda yung irrigation system mo. Kung sinasabi ko nga kanina, dapat yung irrigation system mo pantay. Lahat napapatubigan. Ngayon sa pagpapatubig, napakahirap nung magpapatubig ka na tirik yung araw. Kung maganda yung irrigation system mo, sa gabi pwede kang magpatubig. Pag umaga, titignan mo, tapos na. Walang problema yung talong kahit mababad siya ng magdamag maghapon. Okay lang yun. Yon yung palagay ko isang dapat paghandaan ng
nagtatanim ng talong. Hajes, tatanong ko lang ha. Ibulong mo lang sa akin ha, bulong lang ha. Sa 30 taon mong pag-aalaga ng talong, ano na naipundar mo? Ilang Land Cruiser na naitayo mo? Nabili mo? Sir. Sabi ko nga, wala naman akong maluwang na ektarya na tinataniman ng talong. Pakunti-kunti lang siya. Pero nung una kasi, alam niyo, second year high school na yata ako noon nung makauna akong magsuot ng sapatos. Or third year high school na, magsuot ng sapatos. Oo. Ganon yung sitwasyon ko noon. Sa hirap ng buhay noon. Oh, magmula nung nagtanim naman, nung nagkapamilya na ako, siyempre, hindi nga ako nakapagtrabaho doon. Although nakapagtapos din ako, pero hindi ako nagtrabaho. Nauwi ako sa pagtatanim ng talong. Kahit pa paano, may sarili na akong bahay. Yun. Halos, yung lupang tinatamnan na, ay tinatirikan ng bahay ko, halos bayad ko na rin. Yun. May mga konting sasakyan yung mga bata. At saka ako, meron akong second hand na D-Max. Yeah, meron ako doon. Wow! D-Max, ha? Ayun, galing lahat sa talong. At saka sa pang-araw-araw na rin, yung pang-aral ng mga bata. Yung pangkain namin, pambayad ng kuryente, tubig, internet, lahat-lahat na. Galing doon yun, sir. Sa tulong na rin ni Mrs. Kahit pa paano, si Mrs. talagang kwan. At saka may konting ipon din, sir, para sa pag-aral ng mga bata. Okay. Anong, Jess? Yes. Mukha ang maswerte si Mrs. ha? Kasi yung nag-asawa ka, gumanda ka. Gumanda yung, ano po, yung negosyo mo. Hindi, mas maswerte ako kay Mrs. Kasi nung nag-asawa na ako, naturuan niya akong humawak ng pera. Nung binata pa kasi ako, pag nagbebenta na ako ng tanim ko, nawawala lahat. Halimbawa, tinanggap ko yung bayad ng 12 p.m. hanggang hapon. Mamayang gabi, marami nang nabawas. Nung binata pa ako. Nung nag-asawa na ako, kahit pa paano, mayroon nang humahawak, may nagpapaalala na ganito lang yung pagkagastahan. Pero sinasabi mo, Jess, na yes, may oras din ang pagkuha ng talong. Kapag tinatanghali, mas nagmumura na ang presyo ng talong? Kung depende, sir. Pagkukunti yung supply, ang napansin ko lang, pagkukunti yung supply, habang nagtatanghali, tumataas yung presyo. Okay. Pagkukunti. Pag maraming supply, habang tumatanghali, bumababa yung presyo. Okay. Kaya hindi. Pero sa akin, magandang presyo ng talong, no? Bali, 50 to 60, maganda yun. Yung engineer, maganda talaga yung 50 to 60, medyo may kita talaga yon. So, nakakawiling magtanim ng talong pag gano'n ang presyohan. Sa palagay mo ba, Kajas, tataas pa yan ngayong, eto, mag 2021 na? Tataas pa ba yan? Sana huwag masyadong tumaas. Palagay ko, ikuan na rin sa January, baka tataas pa yan. Kasi napakakunti ng bunga ng talong, sa mga susunod na linggo, palagay ko tataas yan. Kasi yung mga nagpipitas, nung isang pitas nila, nakapitas yan ng 100, 100 bundle. Kanina, wala pa yatang 50. So, sa mga susunod na araw, palagay ko tataas yan. Then, may mga time na bababa uli. Ang Jess, maganda niya, anong buhay ng talong. Jess, anong probinsya? Jess, anong probinsya ang medyo kakumpetensya niyo sa pagtatanim ng talong? May mga sinasabi sa akin si yung kaibigan ko, hindi ko matanto, sir, kung anong probinsya. Pero kung minsan, napakaraming probinsya na nagtatanim ng talong. Nueva Ecija, may La Union, Bicol, mga ganong sinasabi. Sir. Marami talagang nagtatanim ng talong. Okay lang yun, sir. Okay yung maraming nagtatanim ng talong. Para pag walang talong dito sa Pangasinan, kami naman yung dinadalhan nila ng talong.
Paano yun? Hindi, meron talaga, sir. Halimbawa, maraming talong dito sa amin ngayon. Maraming buyer na pumupunta rito. Kami yung nagsusupply ng talong. May mga time naman, sir, na wala kaming talong or pupunti yung talong namin. Sila na nanggagaling sa Divisoria, sa Nibaysiha, sa La Union, yung mga talong pumupunta rito. Okay. Ito nga, just curious lang na tanong, no? Kasi, di ba, pag sinabing pumelo na galing Davao, masarap yan, ganyan. Eh, kilala na ganun. Eh, ito bang talong, pag sinabing galing Pangasinan, ano po pinakaiba ng lasa niyan sa galing na Nibaysiha? Tagal may siya ako eh. Parehong talong eh. Parehong masarap. Wala ako. Di ang matamis. Parehong masarap yan. Ang talong. Emin, may tatanong lang ako ah. Nasabi ni Kajis kanina, yung mahabang talong na makinis, maganda presyo. Yung pababa ng pababa, ang susunod naman doon ay yung pinakamay uod, magkano presyo. Yung baluktot, magkano presyo. Paano nyo kinaklase? Sige nga, paliwanag mo ka sa akin. Sa amin, sir, halos apat na klase. Yung mahahaba na magaganda. Isang klase yun. Ngayon, yung mayroong mas maikse na walang uod, isa pa yun. Okay. Segunda yung tawag namin. Pagkatapos, yung mga baluktot, yung mga baluktot na walang uod, isang klase yun. At saka yung mga may uod, isang klase naman yun. Bali, apat na klase daw. Nabibili rin yung may uod, ha? Nabibili rin, ha? Nabibili rin daw. Nabibili din. Kasi ginagayat yun, eh. Sinasama sa pakbet. Sa pakbet. Yes, sir. Pag mahal ang talong, nabibili yun. Ito, Sir Jess, bago tayo magtapos. Yes, Dok Sosie, ano? May huling tanong ka ba? Di na. Okay na. At least, alam kong apat na klase. Apat na klase. Eto, bago tayo magtapos, Sir Jess. Eh, kanina nagbigay ka ng tips. Ngayon naman, anong advice? Eh, sabi nga nila, iba yung tips eh. Yun yung paano magpapaalaga. Eto naman, bilang farmer, yung advice mo sa kapwa farmer mo. Ako bilang matagal na rin na nagtatanim ng talong, ang advice ko sa mga kapwa ko nagtatanim ng talong, at saka hindi lang nagtatanim ng talong, nagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Disiplina pa rin. Matuto kang magkwenta. Alam, hindi pwedeng mas mataas yung gagastusin mo sa kikitain mo. Kung ano yung kita mo, yun yung pagkasyahin mo. Huwag yung kumita ka ng 1,000. Igagastos mo yung 1,010 or 1,001, mamumulubi ka talaga noon. At least pag kumita ka ng 100, huwag mo siyang ubusin, magtira ka pa rin kahit konti. Para pagdating ng susunod na taniman, mayroong kang pag-uumpisahan. Yo. Hindi naman kailangan na kumplito yung kapital mo eh. At least mayroong kang pag-uumpisahan para sa umpisa pa lang, kaya mo nang tumayo yung sarili mo. Then, pag hindi mo na talaga kaya, humiram ka sa mga agricultural supply. Kung pwede, huwag sa distributor. Or huwag sa mga buyers. Huwag. Sa mga agricultural supply ka, humiram. Yun, may papayo ko sa kanila. Very well said po, Kajes. Napakagandang payo niyan. Talagang galing sa experience, eh. Saka masyadong lively si... Si Kajis sa mga sagot niya, alam niya isasagot niya. Opo. Eh, kaya nga, gusto ko kausap si Kajis eh. Mas talagang madiskarte. Yan ang masasabi. Discarting partner ito si Kajis. Ayan. Eh, pansamantala, maghihiwa-hiwalay na po tayo. At hanggang sa susunod po ulit, marami tayong natutunan ngayong araw, talagang punong-puno. Pero hanggang sa susunod po muli, ito po ang Agree Ako Dyan.